bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya'y sumilay na. Tayo ngayon natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang paipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin yung lahat. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad, at ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluyin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa aming inilaan upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipagkakaloob mo sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruk. Matuwid ang Panginoon naming Diyos, ngunit lipos kami ng kadustaan hanggang ngayon. Kaming mga taga-Huda, mga mamamayan ng Jerusalem, pati ang aming mga hari, mga pinuno, mga saserdote, mga propeta at mga ninuno, pagkat nagkasala kami sa Panginoon naming Diyos. Nilalabag namin ang kanyang mga utos. Hindi kami nakinig sa kanya. Hindi namin sinunod ang mga tuntuning ibinigay niya sa amin. Mula nang ang aming mga ninuno namin ay ilabas ng Panginoon sa Ehipto, patuloy kami ng pagtataksil sa kanya hanggang ngayon. Naging suwel kami, kaya't ngayon ay naghihirap kami. Nagaganap sa amin ang sumpa na ibinabala ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises nang ang mga ninuno namin ay ialis niya sa Ehipto at dalhin sa isang lupaing mayaman at masagana sa lahat ng bagay. Hindi namin pinakinggan ang mga salita ng Panginoon naming Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Ang sinunod namin ang masasamang hilig at panay kasamaan ang aming ginawa. Sumamba kami sa mga diyos-diyosan at gumawa kami ng kasuklam-suklam, kinasusuklaman ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Panginoon Diyos, pinasok ng hentil ang lupang pangako, hayot iyong masdan. Winasak ang lungsod, ang banal mong templo ay nilapastangan.
ang mga katawan ng mga lingkod mo'y ginawang pagkain niyong mga ibon. Ang kanilang laman sa mga halimaw ay ipinalamon. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Dito, dugo ng bayan mo'y ibinabu nila sa buong palibot nitong Jerusalem. Ani mo ay tubig, sa dami ng patay ay walang naglilibing. Ang kalapit bansang doon ay nakasaksi, hindi mapigilan yaong pagtatawa. Lahat sa palibot ay humahalakhak sa gayong nakita. Iyang iyong galit sa amin, O Poon, hanggang kailan ba kaya matatapos? Di na ba titigil ang pagkagalit mong sa amin tutupok? Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa'y pumanaw. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Mahabag ka sana, kami ay tulungan, Panginoon Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kaming nagkasala'y patawarin ganap, at ang pagpupuri sa iyo ng madlay hindi maglilikat. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa ka, Korasin. Kawawa ka, Bethsaida. Sapagkat kung sa Tiro at Sidon, ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, di sinsanay malaon na silang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Sa araw ng paghuhukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Kapernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa nilang lahat. Happy Friday. Happy po ba kayo? Masayang masaya? Okay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ayan. At welcome po muli dito sa Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. At ang marami sa inyo, maaaring first time pa lang, no? At bago pa lang nakabisita dito sa Pambansang Dambana. At kayo'y welcome na welcome na pabalik-balik o bumalik para magbisita. Marami po ba mga first-timer dito? O may ilan? Ayun, doon, doon, tsaka doon. Palakpakan naman natin sila para sa ganun ay hindi ito yung una at huli ninyong pagbisita. Amen? O dapat ito ay sunod-sunod na. Lalo pa, ang karamihan sa inyo ay may daladala at bit-bit
nakahilingan that through the intercession of our beloved Saint Padre Pio ay magkakaroon ng kaganapan ang ating mga idinadasal at ating mga kahilingan. Tama? Tama. So lahat po tayo, pero sana din malinaw sa atin na ang bawat hinihiling at hinihingi natin sa Diyos na sa pamamagitan ni Santo Padre Pio ay magkakaroon lamang ng katugunan sa oras at panahon ng ating Panginoon. Kaya huwag tayong maiinip, no? Huwag tayong susuko kaagad sa ating mga panalangin na daladala natin at ngayon ay sinasama natin sa ating mga intensyon sa ating banal na misa. Mga kapatid, sa araw na ito, ang ating pong ebanghelyo ay sinasabi na doong kapanahunan ng ating Panginoong Hesus, may mga lugar na kung saan ay kilala at sikat na mga bayan. Katulad ng Kurasin, Bethsaida, at yung Kapernaum na narinig natin dito sa ating ebanghelyo. Subalit, yung mga naninirahang mga Hudyo sa bayang ito ay lubos na umaasa lamang na sila lamang yung natatangi na maaaring makatanggap na mga pagpapala na ipinagkakaloob ng Diyos. Bakit? Naniniwala kasi yung mga Hudyong ito na kung sila ay sumusunod at tinutupad yung mga kautusan na ibinigay ni Moises, at dahil sa paniniwalan nilang si Moises lamang ang totoo na sinugo ng Diyos para sa kanila. Kaya naman, malaki ang bilib na mga Hudyong ito dahil sila ay sumusunod. Ay wari naging bulag na ang marami sa mga Hudyong ito sa mga pagsunod doon sa mga batas na ito. Masyado nilang pinapahalagahan yung mga kautusan at batas na ito. Kaya wala sa kanila yung sinasabi ni Jesus, yung pagbabalik loob. Hindi nila matanggap, para silang mga naging bulag at bingi-bingihan na lamang. At hindi lamang yun, naging matigas ang kanilang mga puso sa usapin ng kabanalan. Wala rin sa kanila yung salitang pagbabagong buhay. Halos ang tingin nila sa kanilang mga sarili ay mga perpekto, magagaling, walang kamalian, walang kapintasan, sapagkat ang katwiran nila, wala naman silang nilalabag na kautusan. Ang malala pa, marami sa kanila ay nakasaksi sa mga himala ng ating Panginoon. Pero, nanatili pa rin silang bulag. Nanatili pa rin silang mayayabang. Nanatili pa rin silang mapagmataas. My dear brothers and sisters, ang ganitong uri o pag-uugali ng mga Hudyong ito, na tila baga sa mga salita ni Jesus ay hindi na tumatalab sa kanila, wala man lang tumagos ni isa man sa kanila, sa kanilang mga puso, upang tupdin ang anumang ipinapangaral at ipinapakitang kagandahan ni Jesus, lalo na sa mga himala na maaaring makatulong sa kanila. At sa ganitong uri ng mga pag-ugali ng mga Hudyong ito, narinig natin ang sinabi ni Jesus na wari pinagagalitan, minumura sila. Woe to you, Kurasin. Woe to you, Bethsaida. Woe to you, Kapernaum. Walang puwang sa kanila ang kaharian ng Diyos. Kahit sinasabing ang kaparusahan nila, may kaparusahan na naghihintay sa bawat isa sa kanila. Totoo naman,
na walang puwang ang Diyos sa kanilang mga puso. Sarado na. Masyado na silang mapagmataas. Alam niyo mga kapatid, sa panahon natin ngayon, masasabi nating halos kapareho din na mga pag-uugali yung mga Hudyo noon sa Korasin, sa Bethsaida at Capernaum ang marami sa atin ngayon. Sa nangyayari ngayon sa ating bayan, sa ating bansa, sa ating lipunan, yung katigasan ng mga puso, yung pagiging sarado ng isip, at walang pakialam na makisangkot sa ating komunidad o sa ating bayang minamahal, maaari nating sabihin na tayo ang siyang nagpapalayo sa ating Diyos. Walang kumikilos, nagkikibit balikat, walang matapang na sumuporta sa dapat ipinaglalaban ng ilang namumuno para sa atin. Dahil ang gusto ng marami sa atin, maging confidential na lang. Nagiging bulag-bulagan ang marami sa atin. At ito ang nagpapalayo sa relasyon natin sa Diyos. Mga kapatid, my dear brothers and sisters, hindi tayo mga Hudyo na panlabas lamang ang pagtanggap natin sa Diyos. Isa lamang ang ninanais ng ating Panginoong Jesus sa bawat isa sa ating na narito ngayon. Yung tanggapin siya, maging tapat tayo, at taos puso natin siyang tanggapin sa ating mga buhay. Hindi tayo magbabalat kayo, hindi tayo magkukunwari sa ating pagtanggap sa Kanya. Kung tayo'y namumuhay ng matuwid, kung tayo ay isang mabuting asawa, mabuting ama o ina sa ating pamilya, ipagpatuloy natin ito. Kung tayo isang mabuting estudyante, huwag tayong mandaya sa ating mga magulang o sa ating mga teachers. Kung tayo isang mabuting kaibigan, kapitbahay at kakilala, kaopisina man, huwag nating siraan ang ating kapwa. At sa mga bagay na yan, ipinapakita natin ang lubos at katapatan na tinatanggap natin ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi madaling gumawa ng tuwid sapagkat katulad ng mga nakaraang pagbasa nitong mga nakaraang araw, marami sa atin na kapag sinusubukang sundin nang may katapatan ng pagsunod sa Diyos, marami ang nangungutya. Marami ang nagiging judgmental sapagkat hindi nila nakikita sa atin yung ating ginagawa o sinasabi ay hindi natin siyang naikikilos at ginagawa. Kaya nga paulit-ulit na sinasabi ko, kung ano man ang lumalabas sa ating mga bibig, lalo na sa ating pananampalataya at pagkilala sa Diyos, na sana'y makita ito sa ating mga kilos at gawa. Ika nga, walk the talk. At sa pamamaraang yan, masasabi nating may katapatan tayo sa Diyos. Hindi tayo katulad ng mga Hudyo sa kapanahunan ng ating Panginoon. Hindi tayo nagbabalat kayo sapagkat tagos sa ating mga puso ang pagkilala at pagsunod natin sa ating Panginoong Jesus. Ikaw ba kapatid, maaasahan ka ba ng Diyos na maging tapat sa lahat ng iyong mga gawain, lalo na sa iyong mga pananalita? Sana, yan ang dalangin natin sa mga susunod na araw at sa habang buhay na tayo nananatili sa mundong ibabaw. Ang hindi pagbabalat kayo, ang hindi pagkukunwari ng ating katapatan sa Diyos
na nagpapala at nagbibigay ng biyaya sa atin sa araw-araw. Amen. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat ini magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog at ito nawa ay siyang magkaloob nang iyong pagpapalang na sa amin umaagos sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, pinagbibigyan mo ito na aming maihayag kahit na ito'y walang anumang may daragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan na iyong anak na aming minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, kilan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, o sana hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati na iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos na ang hapunan, hinawakan niya ang kalis,
muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Kung Jesus naming mahal, iligtas mo kami tanan. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Berheng Maria, na ina ng Diyos. Kaisa ng kanyang kalinis-linisang sposong si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasabi sa aming mga sala.
Aming kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Hesukristo. Sapagkat iyo ang kahari. Panginoon Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. This with you, this with you. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may pag-alam. Ito si Jesus, ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of Christ keep me safe for eternal life. Ikaw lamang aking inaasahan.
isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Sa Diyos lamang tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na amin ngayong ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat, Padre Pio, taga Petrolcina, monheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin ilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, hangad namin mangyaring pakaingatan ninyo mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, pinapalam din po namin mula sa main arch entrance, tayo ay may malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ikatlo, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang clay go
clean as you go. Sa pambansang dambana, paalaala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid na ating simbahan. Ika-apat, palagi po natin tandaan na ang pambansang dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ika-5, bukas po, Sabado, ika-7 ng Oktubre, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na 5 ng umaga. Nasisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng kandila. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo pang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Pagbabasbas sa mga gamit sa pananalangin. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoon Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon. Sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan na nagpapalaala na iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya, loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang ating Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Muli, isang magandang umaga po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo sa inyong mga pag-uwi, sa inyong mga lugar at tahanan. Maraming salamat po. Uwi ng mahal, narito.
kumit, awit-awit ng Ave Maria. Sana kong si Jesus, puso namin ay ihahandog. Ihatid mo kami sa langit, sa amang mapagmahal.